Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. And
the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Tayo po'y manalangin. Diyos among makapangyarihan sa lahat, pinupuri po at pinasasalamatan ka namin sa umagang to. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya na patuloy pong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa, sa mga kagalingan sa aming mga sakit, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, bagamat magulo ang daigdig, maraming kalamidad, maraming mga sakit, pero patuloy po kami iniingatan at pinatnubayan. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, at patuloy mo po kaming tulungan, Panginoon, at ingatan sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ibibigay mo sa amin ngayon. Patuloy, Panginoon, na gamitin namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maging gabayin namin, Panginoon, at magsilbing paalala sa amin, Panginoon, na may Diyos, Panginoon, na handang umibig sa amin at magpatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, at mahal na mahal ka po namin. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo'y manalangin. O aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kagandahan at kadakilaan ng iyong pag-ibig na muling nahayag sa aming mga buhay. Narito po kami muli sa diwan ng pagsamba, kumikilala sa iyong dakilang kapamahalaan at kapangyarihan sa aming mga buhay. Lumalapit kami, Panginoon, na may mapagsisihing kalooban, kumikilala sa aming mga pagmamalabis, kumikilala sa aming mga pagkilos na tila baga kami ay may karapatan. Ngunit ito po ay isang panlilinlang lamang ng kaaway. Wala kaming anumang karapatan pagdating sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami ay nag-isip ng ganon. Dinis niyo po ang aming mga puso at diwa at kami ay magpakumbaba sa iyo at kumilos bilang isang tagasunod, hindi bilang isang namamanginoon. Tulungan mo po ng aming karanasan ng pagsamba ay magdulot sa amin ng bagong kagalakan at katiwasayan ng aming mga kalooban at diwa na sa panahong aming pinagdaraanan, O Diyos, ito po ay lilipas. At nawa, sa aming pagdaan na ito, huwag kaming manghinawa, huwag kaming panghinaan ng loob at pananampalataya sapagkat ikaw ang Diyos na nakahihigit sa lahat ng mga ito. Muli mo po kami samahan, Panginoon, sa aming pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God and God alone.
Ang pagbasa ng banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa aklat ni Josue, Kabanata 24, Talata 1 hanggang 3, 14 hanggang 25. Nagsalita si Josue sa mga tao sa Sikem. Tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, ang mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap kay Yahweh. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupain iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupain ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito, kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod, siya ay ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh, sapagkat siya isang Diyos at na banal at ayaw ng nahahating paglingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lupilin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo." Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta kay Yahweh kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel." Sumagot ulit ang mga tao, "Si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Isang mapagpalang araw sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatan pong "Now is the time to make up your mind." Ayan. At ito po'y ating hanguin mula sa aklat ng Joshua chapter 24 verses 1 to 3 and verses 14 to 25. Isa po sa mga itinuturing po natin na napakahalaga sa ating buhay ay yung pagkasagawa ng mga nararapat na pagpapasya, at ito ay nailarawan sa pamamagitan ng buhay ng buong bansang Israel nang sila ay pinangunahan una sa lahat ng Panginoon. Ang bagay po ito ng Joshua 24 ay isa po sa mga itinuturing na exciting times ng bansang ito, sapagkat kanilang napagtagumpayan ang kanilang mga kaaway, nakamit nila ang kanilang lupain na ipinangako ng Diyos kanila sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At ang bawat isang tribo na nakapaloob dito ay tumanggap ng kanikanyang mga mana
at ngayon ay makakapagpahinga na sila sa wakas. Mula sa lupain ng pagkaalipin, papunta ngayon at nagsesettle na sila sa kanilang sariling lupain. Well, it was a time of hope, a time of prosperity, and a time of blessings para sa buong bansa. Ngunit hindi po lamang ito isang exciting time. Ito po ay may tuturing ding isang dangerous time. Sapagkat naroon ang panganib na kanilang makalimutan kung saan sila nanggaling at saan sila naglakbay at ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Merong panganib na nakikita sa kanilang pagiging settled people ng Diyos. Dahil sila ay pumasok sa isang lupain na ang sinasamba ay iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Yung lugar ng Palestina ngayon. Sila ay napapalibutan ng mga taong maraming pinagpipili ang mga Diyos-Diyosan. At ang panganib dito ay sila man ay maaring mahulog at mahila, maimpluensyahan ng ganitong kulturang kanilang nadatnan. Well, ito yung napaka mapanganib. Sila ay nagtagumpay sa maraming mga pakikipagdigma, ngunit pagdating dito ay maaari silang malupig. Ngunit dito sa talatang ito, mga talatang ito ng Joshua 24, lalo sa 14 to 25, makikita natin na ang ibig ng Diyos sa kanila ay italaga nila ang kanilang mga sarili at sa gawain lamang ng Diyos. Yan. Hindi ibig ng Diyos na sila ay magsisikap na mabuhay para sa Kanya at the same time, mabubuhay para sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang kapaligiran. He wants wholehearted dedication or nothing. Yan po. At yan po ang malinaw na mensahe ng chapter 24 ng Joshua. Ngunit mga kapatid, sa ating panahon, sa makabagong iglesia, na kung saan tayo po ay tinatawagan, na kung saan tayo po ay pinapaanalahanan, katulad ng isinulat ng Panginoon sa pitong iglesia sa aklat ng pahayag, lalo na doon sa Revelation chapter 3 verses 14 to 22, yung iglesia sa Laodicea, na kung saan isang iglesia na may forma, yeah, may forma, ngunit walang kabuluhan. Sa ating pong panahon, mga pinakaibig, katulad nila, ang iglesia po ay maaring nasa kanya na ang lahat ng kanyang kailangan. Ngunit kung wala ang presensya ng Panginoon, wala ang kapangyarihan ng Panginoon, wala ang kaluwalhatian ng Panginoon, ito ay isa lamang forma. Ayan. Ano ba ang sinasabi doon? Meron po tayo mga ilang bagay na tatalakayin sa umagang ito. Una, sa aklat pong ito ay makikita po natin ang isang panahon, a time of contemplation. Panahon upang magdili-dili, no? Ibig ng Diyos, doon po sa talatang una hanggang tatlo, na sila ay bumalik sa isang pag-alaala kung sino sila. Saan sila nagmula? At ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Ayan. Ito po ay isang napakagandang paalala, no? Sapagkat napakadaling makalimot kung sino ka ba talaga. Ayan. Oo. Saan ka ba talaga nanggaling? At ano ang ginawa sa iyo ng Diyos? Tayo po, bilang mga mananampalataya sa makabagong panahon, ay kinakailangan pong magdili-dili. We have to contemplate all the Lord has done for us. We have to remember where God found us. Okay? Ano yung ginawa niya sa ating mga buhay? Paano niya tayo pinagpala? Paano siya gumawa
alang-alang sa ating mga buhay sa bawat sandali ng ating pagtahak sa daigdig na ito. How He has answered our prayers at tinugon ang ating mga pangangailangan. Pangalawa, not only a time for contemplation, but a time of confrontation. Talatang 14 hanggang talatang 15. Well, una sa lahat, they were confronted by a command. No? Sila ay kinaharap ng isang kautusan doon sa talatang 14. At ito po ay hindi po isang suggestion. At yung pong katanungan na yon ay medyo may kabigatan. Ano po? Isang utos. Ano po? Utos. Okay? Sabi sa 14, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran nyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Well, that is a command, hindi po suggestion, no? They were commanded to fear God, clean up their lives by putting away their other gods. May mga reserba po ah. And they were to serve only the true God, si Yahweh. At ito po ang maglalagay sa kanila sa isang katayuan na kung saan ang Diyos ay pangunahin sa kanila. Ayan. Meron po akong nabasa sa... ito po ay nabasa ko, ipinost at alam ko pinost ni Pastor Charles yun eh. Tungkol sa dalawang taong nag-usap. Ano? ito yung patungkol sa pinag-uutos ng Diyos eh. No? Doon sa malaki stress Diyos, ano? Ibigay niyong buong buwang inyong mga ano, tira. Ibigay niyong buong buwang inyong mga ikapo. Kinabi po, utos yun eh, hindi suggestion, hindi pakiusap yan, ano? Eh, meron doon dalawang taong nag-usap, yung isa ay nag-iikapo, yung isa hindi, ano? Ang sabi no, ang nagtanong una ay yung hindi nag-iikapo. Sabi niya doon sa nag-iikapo, nagtatayos ka ba? Ay, oo nga naman. Oh, magkano binibigay mo buwan-buwan? 900. Nagkwenta agad. May kwenta eh. Bilis. Oh, ang laki pala na binibigay mo. Sa loob ng isang taon, ganito pala binibigay mo. Ay, gano'n mo na katagal binibigay yan? 20 years. Yeah. Kinuwenta ulit. Ay, mas lalong malaki. Ang sabi nung hindi nagta-tights. Alam mo kung in-invest mo pa yan, yung halaga na yan, dapat nakabili ka na ng Ferrari ngayon. May Ferrari ka na. Eh, sabi, yun namang nagtatights ang nagtanong sa kanya. Nagtatight ka ba? Hindi. Eh, nasaan yung Ferrari mo? Ito mga kapatid, makikita natin na ang katwiran ng kaaway ay tunay na papandinlang. Akala natin, kapag tayo hindi nagtatapat sa Panginoon, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, nakakaisa tayo sa Diyos. Ngunit ang utos ng Diyos sa Israel, fear God. Matakot ka sa Diyos. Kung inuutosan ka, sumunod ka. Clean up your lives. At alisin mo sa iyong buhay ang mga Diyos-Diyosan. Ano ba itong mga Diyos-Diyosan? Ito, hindi po lamang yung ginagawa ng kamay, ano? Kundi pati yung kinikita mo, pwede maging Diyos-Diyosan yan. Yung ari-arian mo, pwede maging Diyos-Diyosan yan. At pati sarili mo, pwede maging Diyos-Diyosan yan. And they were commanded only to serve God. Yun po lamang eh. Ayan. Dito po, nakita natin na ang sinabi po doon ay mayroong salita. Serve the Lord with sincerity. Ayan. Yung salita pong serve,
ay nangangahulugan po na to fulfill the role of a slave. Ayan. So dito po makikita natin na wala tayong maaring maaangkin na atin sapagkat ang isang slave, wala siyang anumang maaangkin sa kanyang sarili. Well, the word sincerity means wholeheartedly, completely, with integrity. Ayan. Sa, ito po ay nagmula sa Latin word na ibig sabihin ay without wax. Ayan. Meron pong isa pong ang hanap buhay gumawa ng mga palayok. At nasabi niya na siya ay nagpitinda lang ng mga first class na palayok. Mga first class batteries, ano? Tinidiyak niya na yan ay walang crack yan. Walang damage yan, sabi niya. Dahil wala yang wax. Iba kasi dinadaya para hindi na lang masayang yung naging investment. Yung crack ay lalagay ng wax sa loob. Ngunit, sabi niya, makikita mo ang isang palayok o pottery ay merong crack kung siya ay ilalagay mo sa liwanag. Tatagos yung liwanag. Ayan. So it is with people who live insincere lives. When they are held up to the light, their hypocrisy shows. And this implication for us is that God does not want His people to live lives of hypocrisy. Wala pong pagpapaimbabaw. So, walang kaplastikan, walang pandaraya. He wants us to be what we claim to be. Yan po ang gusto ng Diyos. Maging totoo tayo sa ating mga sarili. If we declare that we are children of God, then mabuhay tayo sa totoo bilang mga anak ng Diyos. Ayan. At ang pagkakakilanlan ay dapat siya ba ay una? Kung siya ang una, tama po yan. Pero kung hindi siya ang nasa una ng ating mga buhay, then we have a different kind of God. Ayan. Tingnan po ating mabuti, kapatid, ano? Hindi po nakukuha sa brand yan ng religion. Ayan. Well, pangatlo at panghuli, it is also a time of consecration. Talatang 16 hanggang talatang 25. Well, una doon, kinakailangan po ang mga tao ay magpasya. The resolve of the people, verses 16 to 18. Kinakailangan i-consider ng mga taong ito ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila. At kinakailangan kanilang ipahayag ang kanilang pagtatapat sa Kanya lamang. To Him alone. At ang tanong mga pinakaibig, is the Lord your number one choice today? Well, if He has to compete for your time, your attention, your money, and your love, it calls your whole profession into question. If you had to rank God on a list of priorities in your life, where would He end up? Nasaan ang Panginoon sa ating mga buhay? Dito ba mga kapatid, pinakita ni Josue doon sa verses 19 to 23 na kinakailangang sila ay mapaalalahanan. And Joshua took that opportunity to remind them that God is holy and righteous. If they will serve Him, He will bless them. Ganun lang po. Kaya nga po sinabi natin yung Panginoon, kung ano yung inihasik, yun ang iyong aanihin. Kung naghasik ka ng kakaunti, aani ka ba ng marami? Oo. Hindi po nagluloko ang kalikasan. What you sow, you reap.
Kaya nga po dito mga kapatid, if they serve God, the Lord will bless them. But kung sila ay magtataksil sa Diyos, masyadong malaki ang mga dapat pagbayaran. Kinakailangan ko mga kapatid na tayo po ay mapaalalahanan that there is a terribly high price to pay for disobedience. Masyado pong mataas ang dapat bayaran. Nakakalungkot, mga kapatid, marami mga tao ang nagbabayad ng mataas na halaga ng dahil sa kanilang hindi pagsunod. Nagbabayad ng malaking halaga dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, sa kanilang mga kasalanan, at ito ay nahahayag sa buhay ng kanilang mga anak, ng kanilang kalusugan, ng kanilang sambahayan. Well, you better understand today that you will reap exactly what you sow. Galatians chapter 6, verse 7. Kaya nga mga kapatid, sa huli, merong reaction yung mga tao. The reaction of the people, verses 24 to 25. Ano po sabi po doon? Sila po ay nag-respond. Tumugon sila eh. Meron silang reaction sa sinabi ni Josue. Oh. At ang sabi po doon sa verses 24 and following ay ganito. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Malinaw. Yun ang kanilang reaction. At ang ginawa po ni Joshua, siya po ay gumawa ng isang kasulatan. Ayan. Verse 25, kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. May record po. Ayan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Ayan. Well, dito po mga kapatid, there was a record for their decision and it would be used to hold them accountable. Ang Israel po, sa kasamang palad, ay hindi tumupad sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos and they paid a terribly high price. Basahin po yung aklat ng mga hukom, Judges, Samuel, Kings, and Chronicles. Andyan po yan, makikita ko ganun, gaano kataas ang halagang kanilang pinagbayaran dahil sa kanilang pagtataksil sa Panginoon, hindi pagsunod sa Panginoon. Well, friends, God keeps good records. He will hold us to the vows we have made. Ecclesiastes chapter 5, verses 1 to 7. God wants us to serve Him, to love Him, and to honor Him. Kung hindi po natin gagawin yan, mga kapatid, hindi niya tayo walang dahilan para tayo pagpalayo. Ngunit kung yan ay gagawin natin, maaasahan natin ang pagpapala ng Panginoon. Kung ating pipiliin na lumakad sa landas upang ipagkaloob sa Diyos ang kagalakan at karangalan, tayo po ay hindi mahirap pagpalain. Well, meron ba, ano sa palagay niyo, mga kaibigan, mga kapatid? Do you think that now is the time to make up your mind? If the Lord be God, then serve Him. If He is not, then go ahead and serve whatever your heart desires. Whatever you do, stop trying to have the best of both worlds. Hindi po pwede tayo maging balimbing. Tayo ay sumusunod sa Panginoon, pero meron na tayong mga sinusunod na mga ibang mga kumokontrol sa ating mga kaisipan. Well, nawa mga pinakaibig, ang ating panalangin ay katulad ng panalangin ng sumulat ng awit. Psalm 86 verse 11. At ito po ang sinasabi.
Let the prayer of the psalmist be our prayer, mga pinakaibig. Give me an undivided heart that I may fear your name. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu, Amen. Tayo manalangin, o aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagiging mga katiwala ng iyong pagpapala. Naritong muli, kami ay lumalapit sa iyo sa diwa ng pagsamba sa pamamagitan ng aming pagkakaloob sa iyo ng mga kaloob ng pananampalataya at pagtugon ng isang pakikipagtipan sa iyo. Muli mo pong tanggapin ang mga kaloob na ito at hayaang maging alaala at sagisag ng aming pag-ibig at ng aming pagsunod sa iyong banal na kalooban. At ito po ay aming idinadalangin at ipinagkakaloob sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Oh,
Muli, O Diyos, kami ay narito, nagpapasalamat at nagwawakas sa isang gawain ng pagsamba sa iyong kabanalan. Marapating mapasa amin ang iyong pangunguna at pangangalaga. At kami patuloy na sumunod sa iyo nang walang anumang pag-aalinlangan o pagmamaramotman. Hayaang maranasan namin ang kabuuan ng isang buhay na may kagalakan at nagtitiwala sa iyong kabutihan. Tanggapin mo, O Diyos, ang pahasalamat ng iyong mga anak sa kanilang mga kaarawan, sa pagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, sa pagdiriwang mula sa paggaling sa karamdaman, pagdiriwang sa mga tagumpay na dulot ng iyong kahabagan at pangako sa amin. Lilisan kaming muli, O Diyos, sa iyong presensya at humihiling ng iyong patuloy na pangunguna at pagkalinga. At ito po ay aming dinadalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu, ang siyang sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord let His face to shine upon you. Thank you.